Okay, good afternoon, good evening, good morning, wherever you are in the world. I'm Sito Beltran. Welcome to Straight Talk. Today, I am doubly blessed. Makikigamusta sana ako sa isang napakagaling na gobernador na ngayon congressman. I am really curious, and I'm sure many of you are curious, what happens to an outstanding governor once we send him to Congress? Will he carry on being the good public servant and become a good legislator? Or will he be polluted? Will he deteriorate? Will he compromise and all this? And lalamunin ba siya ng sistema when we send? Sabi nga niya, Mr. Smith goes to Congress. Eh, ito po, hindi naman po Amerikano. Siya ay Filipino and someone we respect. We've come to know him on the show. The former governor of Batangas, Dodong Mandanas. He is now the congressman from Batangas, Congressman Mandanas. Kuyang, welcome to the show. Maraming maramat. Salamat, Sito. Kamusta ba? Eh, panalo kang Congress. Ano na nga ba yung district mo? Kasi dati... Sa second district. Pero panalo dahil wala naman akong nakalaban. Wala kang nakalaban. Wala. Kasi wala dati... Namang, wala nang lumaban sa akin. Noon, hawak mo buong, ano, buong Batangas. Buong lalawigan. Ngayon, eh, distrito na lang. Distrito. Nandito dito yung Batangas City. Yun ang pinakamahalagang lunsod. Distrito na lang, pero lahat ng kayamanan nasa iyo. Hindi naman. Nandun lang yung... The port is there. The Shell refinery is there. Yes, and Caltex. Caltex, nandun. So, siguro masasabi mo na from our area, from my district, we supply mga 65%. Mm-hmm. ng fuel requirement of the entire country. Of the entire country? In the entire country. Dahil na siya, okay. Caltex, at saka dito rin ang gagaling yung mm-hmm. electric power mm-hmm. for Luzon. Okay. Siguro mga halos 50% mm-hmm. na electric power. Kasi nandiyan dyan yung mga first gas, mm-hmm. mga 1,500 megawatts. Mm-hmm. Saka yung Ilihan, 1,200 mm-hmm. megawatt. Saka dyan yata dumaan yung LPG, di ba? Yung natural gas from Palawan. Mm-hmm. Lahat na yon dito ginagamit. So, ayun. The entire natural gas production of the Philippines mm-hmm. is being used right in my district, right in Batangas City. Okay, now, I just noticed on your lapel, you are proudly wearing the seal of the House of Congress. Okay, ngayon, was it a shock? Is it a surprise? Are you in la-la land? Sabi nga nila, kasi may mga nagsasabing pag executive dinala sa legislative, lalo na kung local government, ay nilalamon ng sistema. You're the equivalent of Mr. Smith goes to Congress, the Filipino version. Kamusta ba? Pero sa totoo lang, na sasayahan ako, natutuwa ako dito sa Congress. Mm-hmm. Sapagkat yung mga issues, really very appropriate for the need of our times. Mm-hmm. I mean, in Batangas, I was the local chief executive. Okay. I mean, really administering the place. Mm-hmm. But this time, I'm working with 235 congressmen more. I mean, it's collegial body. Mm-hmm. I don't make any decision alone. Okay. It has to be done by the majority of mm-hmm. the 236. Okay. So it's a different type of work. What are the adjustments or revelations to you sa pagiging congressman na hindi mo inakala nung ikaw ay governor? Kasi lahat naman tayo may mga impression, may mga opinion. There are congressmen I really admire, I really like. And there are congressmen that I couldn't care for. Or hindi ko alam kung sino sila. Ano. At marami sa mga mamamayan natin, ang impression sa congressman, masama eh. Mm-hmm. Eh, ano mo talaga? Sa yung dati naming kakampi, ika nga, ano ang nakita mo? Frankly, kasi pinag-aaralan ko na itong ating governance at saka yung different functions sa gobyerno. Mm-hmm. Kaya sa totoo lang, Sito, lahat na ini-expect ko nandun doon. And I know that I will be working with a group, I mean, mm-hmm. distinguished and honorable people. Okay. And trying hard to be patriotic. Of course, there are limitations. Mm-hmm. There are challenges. Okay. But as a overall, I mean, we're really trying to work together. With, of course, may mga handicaps like mm-hmm. perception ng mga tao. Mm-hmm. In my case, ang mga advocacy ko nga, etong local autonomy. Okay. Because malaki ang problema ng buong bansa. Mm-hmm. Kahit anong sabihin natin,
meron tayong fiscal crisis. Mm-hmm. At talagang yung revenues natin, eh talagang mas, I mean, kulang mm-hmm. sa ating pangalan. We talk about freedom, we talk about common good, mm-hmm. pero kumbaga sa gera, kulang na tayo sa bala ngayon. Mm-hmm. Huh? I mean, freedom, we don't have it. Okay. I mean, we cannot educate our people. Mm-hmm. We talk about fighting for truth and justice. Mm-hmm. Talagang ang dami pang graft and corruption in high places. Mm-hmm. Huh? So, yun naman ang ganda sa Congress. Nakakaroon tayo ng parang investigation on this matter and really mm-hmm. trying to remedy the situation. Mm-hmm. Kaya nga lang, mahina ang galaw. Kaya you must have read na yung credit rating ng Pilipinas went down by one point. Went down. And mm-hmm. the basic reason is that we are very slow mm-hmm. in reacting. Okay. Yun ang napapansin ko. Mahina. Okay. Now, you went into Congress. Prior to that, you were a fast-track, high-achievement governor of Batangas. Marami akong kaibigan nagsasabi, pag pumunta ka sa Kongreso, usad pagong, pakisamahan, pakiusapan, pare, I will support your bill if you support mine, horse trading. I'd like to know, I mean, you tell us, you tell the Filipino people, are we right in believing all of these negative things about Congress, or is there a reason why it's done this way? Alam mo, because it is collegial, talagang kailangan merong majority lagi. I mean, that's the kind of system that we have chosen. Okay. So, there is a need from time to time mm-hmm. to really, you would even say compromise, although it doesn't sound nice. Mm-hmm. But it's give and take. Mm-hmm. But I can tell you that there are certain issues na even if you would say we are going to lose it because of the majority, which we have to fight for. Mm-hmm. Halimbawa ngayon, etong sa PAGCOR, mm-hmm. sa pag-aaral ko, I'm new there, I'm the first one who filed a bill. Mm-hmm. PAGCOR has been there for over 25 years. Okay. Course, to abolish PAGCOR. Okay. Because I learned that, number one, ang bangka pala ng sugalan ng mga kasino mm-hmm. dito sa Pilipinas, eh, ito mismo ang ating bansa. Now, my advocacy went. Sandali, sir. Anong yung mga bangka, yung mga nagdi-deal ng poker at blackjack, yung napapaikot ng dealer, the guy who funds the money. Government employee siya. 100% ang kapital government. Pang sugal, government gobyerno. Money. Oh, gobyerno. Sandali, akala ko ba yung PAGCOR ng Las Vegas. Nagbibigay Las Vegas. Ng lisensya, kumbaga ano, parang franchise. Regulator. No, that's not the case. Kaya nga eh. Kaya kung minsan makikita natin na, alam mo, simula ako nung pumasok sa paglilingkod bayan, mm. my advocacy has always been to give dignity mm-hmm. And respect to our country in that during my time, Batangas. Mm-hmm. I mean, very important. Kaya ang kuhan ko, yung mm-hmm. pagkatao ng mm-hmm. mga Batanggenyo, mm-hmm. dapat laging taas noo. Kahit tayo mahirap, basta mm-hmm. meron dangal. At yun ang magpapatibay ng loob. Mm-hmm. At itong ipinaglaban ng ating mga bayaning, di ba? Mm-hmm. Pinaglalaban ngayon ng ating mga sundalo. Mm-hmm. Kailangan maganda at bigyan ng galang ang ating bansa. Okay. At yung nagpapasugal dito, bansa natin eh. Kung ano yung binigyan I'm surprised ng galang ni Rizal at ipinaglaban ni Bonifacio. Pero ano ang basis ng... Blackjack dealer na lang ngayon. Anong kinalabasan ng research ninyo, congressman? No? Kasi... We were all under the impression that the government gives out a franchise, somebody will apply for that franchise, magkakaroon ng bidding, at sila na ang magpapasugal. Kung wala baga yan. Sa ano, may waiting lord, pero may kanya-kanya na silang tiga patakbo ng pasugal. Wala nun. I mean, yan ang ganyan, halimbawa sa Las Vegas, correct. Sa England, sa Macau. Sa Macau. Oh, it is not the state who operates the gambling facility. It licenses and regulates. It regulates. Oh, tama. Dito sa atin, hindi. Are you saying we are funding? Oh, tayo mismo. At saka kaya nga yung charter. Mm-hmm. Marami ang diferensya. You know, our constitution states mm-hmm. that our government should be the embodiment of the ideals and aspiration of our people to promote
common good, mm-hmm. Regime of justice, mm-hmm. fair, you have fairness, and you have to give inspiration to our youth. Is there, believe ako sa'yo na may memorize mo pa yung constitution natin, ako medyo putol-putol na. But is there anything in our constitution that says the state shall not sanction gambling or will not participate in gambling? Kasi I remember many years ago, the law of the land says gambling is illegal. Yeah, the law of the land is gambling is illegal. Hmm. And there is, however, categorically, yung word for word that gambling is illegal in the constitution, mm-hmm. wala yon. It's mm-hmm. more of promotion of common good. Okay. Instilling idealism and aspiration and patriotism mm-hmm. in our people. Mm-hmm. Eh, yung gambling naman, hindi naman. Alam mo, marami sa kasino, nagpapakamatay yung iba, nasisira yung pamilya, mm-hmm. nagkakaroon tuloy ng karma. Marami rin, nagkakaroon ng TV program at saka radio program dahil pinopondahan ng pagkor. Yeah. Yun, no, I'm sorry, I'll call a spade because... Kaya mahirap, ito, example, nagkaroon ng bill na ang pagkor, bigyan pa ng 25 taong pa. Extend the franchise of pagkor. Sino namang magaling na lalaki na nagpotor? Pero sa totoo lang, yun ang na-experience ko, kung tawagin eh. Pinesend ng isang araw, maraming tanong, kumuha ng expert, yung commission audit, next meeting, bago nagkaroon ng statement man lang yung commission audit, kung magkano ang sweldo ng mga director, in-approve na. Nag-object ako, siyempre, majority, wala rin. Dating sa floor, isang oras at kalahati akong nagpapaliwanag. Privilege speech. Wala rin. Oh. So, ibig kong sabihin, those are things that you have to... But what are I'm fighting me, for... Are you telling me that we've lost the war even before? No, hindi naman. Because the whole idea is that the process is there. No, but particularly this new franchise for PAGCOR, are you telling me they've been given a new franchise? It's on the third reading. Which okay. means, in effect, at this point, parang ibinigay na. But I am still going to the Supreme Court. But how can the administration, and please, I'm not talking politics here or taking sides of opposition or administration. How can the administration justify running a gambling operation under the name of PAGCOR using government funds when we are in the middle of a financial crisis? Anong sagot nila dyan? Kasi marami daw, which is true also, maraming pera na ibinibigay from the Office of the President to the General Fund to sports. Pero, alam ba, Office of the President, ma-average siguro ito mga nakaraan daw, 1 billion a year. Hindi ba pwede upakan ng impeachment act yan na you have a conflict of interest? You are getting money from an illegal means because you are not supposed to be the gambling organization, you're supposed to be the licensing regulatory body. Pero meron ding presidential decree nga noon na ito nga ang gusto pang extend yung franchise na ngayon ikinakalaban ko. Sa totoo lang, pinag-aralan ko yung franchise nila expired na noong 2002 pa, ngayon 2005. And they've been expired. Operating without a franchise. That is my interpretation and it's very clear, but to put it into effect, because alam mo, demokrasya tayo, meron tayo. So, I have to go to the Supreme Court. Exactly my thoughts. But I'm going to do it. I did that already, Sito, if you do remember. Do you believe you will win in the Supreme Court? I mean, I'll call a spade a spade. Many justices in the Supreme Court are government appointees. They are fair. I mean, I believe. I have an experience from the point of view na nag-file ako noon when I was governor. Of course, I was the only governor. Okay. Na nag-file. Na yung internal revenue allotment, yung share sa government revenues ng mga provinces, yes, was governor of local Patanga, government, pati na yung cities, should be released automatically. Ngayon merong portion, mga 5 billion, na hindi, at saka ngayon, merong pang another 40 billion na hindi inire-release, merong mga requirement pa, which is against the constitution. Nag-file ako. Hindi ko maihabla si President Arroyo because that would be unconstitutional. And she is inihabla ko na lang Executive Secretary. At correct. That time, Secretary Romulo, Secretary Bongko din, Secretary Lina sa DILG noon. Okay. Nanalo ko sa Supreme Court. Unanimous sa mga umaten. Now, what I'm saying is that
So we have a process. The Supreme Court. It might be slow. It's fair. It's fair. Okay, because I'm not saying they're corrupt, no, but there is a pressure that they're appointed by the office of the president, which gets a lot of money. How much money does the office of the president get from PAGCOR? Average siguro mga close to 1 billion a year. Yun ang medyo unconstitutional din sa tingin ko, that ibinibigay sa office of the president, hindi dumadaan sa Congress. Kung tawagin, hindi dumadaan sa general fund. Hindi dumadaan sa hindi COA. Ang COA naman, nakalagay sa charter ng presidential decree, dito sa law ng PAGCOR, ang pwede lang nilang imbestigahin ay yung 5% na nakukuha ng PAGCOR at saka yung share of government. Kaya hindi lahat. Halimbawa, magkanong chips ang naipagbili? Hindi pwede imbestigahin, according sa batas. Magkano yung mga napanalong ibinigay? Hindi pwede imbestigahin. So there is no audit of profit and loss? Wala. Very specific. Kaya sabi ko nga, unconstitutional. At sabi rin ng... Ito ang gusto pang extend na yon. Kaya sabi ko... But you're... pasensya ka na, Congressman, ano? Nasisyak ako dito sa sinasabi mo. And I hope you're telling me the truth, no? I hope the majority of the members of Congress are shocked also. No, because you're telling me na nagbukas ng kasino ang PAGCOR. Saan nila kinuha yung perang pangsugal nung gabi From yun? The very beginning, everything is government money. They get it from the central bank, from the office of the budget secretary? The budget secretary? Lupa. Pero ngayon naman, dahil marami nang naipong, yung lagi silang nakakaipon. Nakikita, may talo. Alam mo naman yung gambling eh. Kapag pumunta ka sa casino, hindi ako naglalaro sa casino dito, sigurado naman talo ka eh. Pwera na lang kung kakampi mo yung ano, nagpapalakad ng PAGCOR. Ayun ang gusto ko sanang ma-audit. Biro mo, eto, no, because that became an issue in past administrations. Mabuti hindi ako chairman ng COA dahil ang buwan ito, for example, sa COA, ang ilalabas lang yung mga net winnings at ang sweldo ng mga tao. You know, there's a salary na 1B. 1 billion, ha? 1 billion. Ano pero 1 billion? Salaries. Pero hindi na bali yun. Dahil marami 1 billion ang pesos. Salaries ng mga tao ng PAGCOR. Officers, employees. Isang magkano ang pinasweldo sa inyo sa isang taon nung pinapalakad mo yung Batangas? Siyempre, maliit lang kami. No, exactly. 32,000 a month lang ako noon. But just so that people have an idea, how much money is required to give salaries to all of the people, all the government employees in the province of Batangas? Okay, ito, the entire province. The entire province. This is magkano? One of the top five provinces. Hindi umaabot ng 400 million. 400 million. Pero hindi bali na yung 1 billion. Ang maganda nito, the one that I found shocking was yung bonuses, fringe benefits, ng isang taon, dito, 3.5 billion. Bonus and benefits to officers. Hindi bali na yung 1 billion salary, dahil mara, pero yung benefits, 3.5 billion. Alam mo, nakasabay ko si Secretary Pagdanganan, naghahandaan itong ating Asian Games. Kasi ang PAGCOR lang bibigay siya mga. Correct. Kano na bang ibitulong sa inyo ngayon sa paghahanda? 300,000. Sabi, siguro naman dadagdagan yon. Kasi yung benefits lang, yung fringe benefits, bonuses. 13-month pay, 14-month pay, mga kung ano-ano nila. Hindi, yung kasi yung mga part of the salaries, yung mga... But yung mga bonuses at saka fringe benefit, 3.5 billion, 3.5 times the 1 billion basic salary. Parang malabo yata yun, even in a private corporation, my bonus or my salary can only be not more than 1 month salary. Ito, 3.5 times your annual salary. Okay, let's go for a break. I am really happy I got Congressman Mandaras today. Pasensya na po. I don't have enemies at the PAGCOR. But if it is a violation of the law, if it is not what was supposed to be, well, I'm sorry. We will take it up here on Straight Talk. Uh,
Okay, what was supposed to be a tutorial on what happens when a governor goes to and becomes a congressman has now become an expose of sorts. We are just tackling one topic. Hindi pa ho natin tinatamaan ang mga expressway and other committees that Congressman Mandanas has now become a part of. So, Congressman, sila na ang yung PAGCOR is supposed to be a franchise holder of government, and but now it is government who's actually funding and has become PAGCOR. Bangka ng sugal ang ating bansa. Yun ang simple. But alam mo, pinaglalaban ko dito sito. Eh hindi yung sugal o yung moralidad. Pinaglalaban ko dito yung kailangan natin galang at dangal ng ating bansa. Halimbawa lang itong PAGCOR na talagang kailangan itaas natin. Yung magkaroon tayo ng spirit of patriotism, pagmamahal sa bansa natin. Sa ganun ay magtulong-tulong para maisulong natin ito. We will never be able to get out of this. Babe, di naman namin nadidinig yung mga ganyang usapan. Hindi naman kami kwento sa amin ng mga congressman yan. Kaya nagugustuhan ko itong Congress. Sapagka talagang national issue. As I said earlier, this is the time if we really want to have our country survive. We're talking about survival. Yeah. Is that we really have to be to do some dramatic, drastic, and very definite move. This thing of political will, yung gawin mo ko, it's not enough. The political will has to be backed with what is true, what is competent, and what is needed. Hindi yung will, political, eto, kaya kong gawin. Pero, teka muna, tama ba yung ginagawa mo? Correct. So, is political will is an overvalued, overestimated phrase in politics. At dito sa Congress, kaya nagugustuhan ko nga, a lot of things could be corrected, at least it could be ventilated. And to show our people that there are many people there who are really concerned about the dignity of our country and the welfare of our people. What about naman yung punto or the point of view na, you know, don't kill the cow, hindi ba? Sabi nila kasi, okay, may diferensya, di gamutin mo, wag mong patayin. People might say, wag mo naman patayin ng PAGCOR, di irregulate, i-audit, etc. What's your point on that? There are two views here. Some people on one extreme, based on moral grounds, which I'm not taking the moral grounds, I'm just taking here the legal grounds. They say, hey, it's bad in itself. Per se, gambling is illegal in casino. Okay, and therefore it just has to be stopped. And any revenues there, any benefits there, would not justify having an evil or illegal act. Okay, and not illegal, but an immoral act. The other side is that, hey, this, we get a lot of tourists. We generate foreign exchange. We give employment to thousands of people. So we should keep it. So that other group would say, let's privatize. They would agree with us that we take the government out as operator because it's degrading. It reduces the, you know, integrity and dignity of our country. It's not a way to run a country. Yeah. Even Las Vegas, it's not a way. Government should get out of business, especially exactly. If it's that is like also this. In our constitution. So privatize it. I have talked and I have letters from the Investment House Association of the Philippines, Philippine Stock Exchange. Ibigay lang natin ang, let's say, 51 or even 55% of PAGCOR of this to private sector. Immediately, we will have 100 billion for the government. 100 billion. We have a deficit now of close to 200 billion. Okay? And then secondly, the present revenues that the government is getting, yung gobyerno, hindi yung mga officers, will not be reduced if it is be private run. Kung ngayon, it'll be more efficient. Yeah. You'll get rid of all the fat pigs who are getting all of this and all. The share that the government is presently getting will not be reduced.
So kita pa rin ng gobyerno. Kita pa rin, hindi may, may additional 100 billion at, pwede pang ilagay sa stock exchange. Yeah, at, para yung stock exactly. market naman natin, medyo maganda ang dating internationally. At alam mo, maraming halimbawa pumapasok sa nag-i-invest sa gaming, mm-hmm. sa stock market. Mm-hmm. Pag pumasok sila dito, parang kwa lang yung primer lang. Makikita na nila ngayon ang ating mga telcos, ang mm-hmm. ating mga mm-hmm. agriculture. Mag-i-invest na sila sa ating manufacturing mm-hmm. and other stocks listed in the market. Okay. Kaya the Investment mm-hmm. Houses Association of the Philippines at mm-hmm. yung Philippine Stock Exchange are interested mm-hmm. in the privatization. Okay. Siguro may laban ka dyan na congressman, hindi ka mababanatan sa media at hindi ka mami media campaign pag pinaimbestiga mo rin sino ang mga binibigyan ng mga suporta ng PAGCOR ng mga tiga-media. Mahirap. No, but what I'm saying is... alam mo, marami na ako hindi lumalabas sa media. Oh, no, but that's the reality here, di ba? Maraming media, napirma na lang dyan. Oo. Oh. Merong mga, huwag ko na sabihin, mga nasa gobyerno, may hotel dyan, may hotel room exactly. dyan, di ba? But it's illegal. And ang nangyari, pag merong kang expose, tatabunan. Maraming advertiser, oh. maraming advertisement din. Mm-hmm. But I'm not saying that that's being used. Mm-hmm. What I'm only saying is that this is a time to mm-hmm. unite, take very... I'm surprised about that. If PAGCOR is supposed to have a corporate identity, who are the people preventing the PAGCOR from becoming privatized? Ano, mga government employees din? Well, alam mo, may kanya-kanya yung agenda. Oh. Paano ko, for example, ngayon, millions of one of the congressmen or a congresswoman Hmm. already has claimed and bringing that millions of chips, value pesos worth of chips, yung pantaya hmm. nila, oh. nawawala, unaccounted for. Okay? Sa totoo lang, under the charter of PAGCOR, hindi pwede imbestigahin yun ng COA kung susundin yung charter ng PAGCOR. Mm-hmm. Eh, anong significance mo alam na nawawala yung mga chips na yun? Aba, edi may kumukuha, merong nakikinabang na hindi ayon sa batas. Yun ang diretso. Corruption yun and graft yun. Itinatago yung chips. Eh, pasensya ka na, hindi ako may nakakaintindi yan. Itatago nila yung chips, gago yung pera. O ipagagamble nila. Tapos mananalo, matatalo. But in other words, parang giveaway na give yung away. Mga chips na nawawala na yun. Sa, of course, on record, meron silang close to 1B mm. na kung tawagin yung marketing expense. At saka meron pang 300 million mga discretionary fund. Yung wala nang... Mm-hmm. Kumbaga, walang accounting, hindi mo alam kung kanino ibinigay at para saan ibinigay. Oh. Kaya ibig ko sabihin, ito naman kinukuha ko lang, ulit-ulitin ko, mm-hmm. sito. Sample lang ito ng natutuwa ako sa Congress, maraming magagawa. Okay. Well, what are the other committees that you're in? I mean, halimbawa, okay, tapos na tayo sa PAGCOR. Inaayos ko rin itong ating environment mm-hmm. na you know hundreds of millions naman every year mm-hmm. dapat ibigay ng mga power plants mm-hmm. sa dito sa mga host barangays mm-hmm. or towns or provinces kung nandoon yung mga power plant. Marami sa aking sa Batangas district. Marami okay, yan okay. sa yung Quezon marami galing yan. Yung sa mga power plant gagamitin yon to enhance the community. The community, the level of life, the quality of life. Pagawa ng hospital, pagtatanim yeah, ng mga halaman. Yes, exactly. Pero yung perang yon sa ngayon, mm-hmm. imbis na ibigay na diretso dito sa mga local government units, mm-hmm. kinukuha muna ng Department of Energy. Tapos they have rules kung paano i-release. Ako, siguro, ang nasa akin ngayon, as before nung governor ako, ang nakuha ko doon, wala pang 20% sa what should have been generated. How much money are we so talking stuck. About? Sa ngayon siguro, ang kayong mga tiga Batangas, makinig kayo. Siguro mga 200 million. 200 million pesos. Pa. No, no, but I mean, hindi na i-release pa. Annually, how much money should go to the province of Batangas? Ang Batangas lang siguro, aabot dyan ng 200 million. 200 na. Million. Oh. At sa ngayon, naiipit yan. Oh, matagal bago ipalabas. At hanggang hindi pa ilalabas, meron akong mga request. Gaano katagal inaabot? Eh di, matagal na ako doon. Siguro mga 3 taon, 4 taon, bago yun iba, may release. But yun ang ibig sabihin, bakit hindi ibigay na lang ito sa local government? And in the meantime, the river is dying, the trees may be dying, the children
who would protect, kindergarten dapat nag-umpisa, nasa grade 4 na, hindi pa nabibigyan ng magandang eskwela. Meron din namang mga na-release na. I mean, correct. But what does the law say? It must be kasi, directly released to you. No, released dapat sa, i-release ngayon dito nga sa Department of, sa national government. But it should go to the local government. Ang bill government. Na ipinal ko, it should go to the local government. In the first place, this money in accordance with law sa local government. Mm-hmm. Hindi ginagawa yan. Para din, so yung mga ganun ba, alimbawa, bakit tayo may malaking kontribusyon sa ating fiscal crisis? Mm-hmm. Ang executive government, nagtatayo sila ng mga korporasyon. Mm-hmm. Kasi pagka national line agency ka, yung bago ka umutang, bago ka makakuha ng pera, bago mo gastos yan, dadaan ka sa budget sa mm-hmm. Congress. Uh-huh. So ang ginagawa nila ngayon, nagtatayo sila ng korporasyon. Mm-hmm. At yung korporasyon na nangungutang. Mm-hmm. Umutang sa foreign bank, foreign government. At yung mga expenses nila, natatandaan mo yung mga expose ng mga sweldo ng mga government-owned and controlled corporations. Yes, uh-huh. Kasi hindi dumadaan sa Congress. Mm-hmm. Nakikita ngayon, ang lalaki pala. Mm-hmm. At saka yung pag-utang nila. Kaya yung utang ng ating bansa sa mm-hmm. ngayon, mm-hmm. Talagang interest lang over 40% ng ating total revenue. So yung kinikita natin sa collection of taxes. Mm-hmm. Yung mga 10% withholding tax lahat, ng lahat ng empleyado sa income tax. 40% noon, ang bayad pa lang ng interest. Hindi pa tayo nagbabayad ng principal. Interest pa lang. Interest pa lang ng inutang. Inutang. Kaya isipin mo, paano pa yung sweldo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno? Ano pang gagamitin natin sa mga silid paaralan? Mm-hmm. Pambili ng libro? Okay. Ano pang pabili ng gamot? Okay. Siyempre, of course, Batanggenyo ka, you're thinking in the context of Batangas. No, that was my experience which I am now applying in Congress. But what are you guys in Congress? On a national level. Oh, yeah, exactly. But what are you guys doing about the air pollution? Dito na lang sa Metro Manila pumunta ka sa Cebu, amoy danggit, amoy dried mango, amoy dagat. O, ginawa ko pumunta ka sa Metro Manila, amoy tambucho. Kaya, ginawa ko sa Batangas. Hmm. Dito ngayon sa Congress, nag-file na ako ng bill, really forming a department mm-hmm. para lang sa environment. Mm-hmm. Kasi napakahalaga hindi ng, yung DNR na lahat sakop ng isang... Lahat, eh. Oh. Yung environment, na rin yung natural resources. Mm-hmm. Biro mo, nandiyan yung forest management, mga mining, mm-hmm. nandiyan na lahat. Kaya halo-halo na yon. Mm-hmm. Paano yung mining? Meron yung environmental concern. Mm-hmm. Eh kung parehong department, paano yun? Wala yung check and balance. And do they really have to be departments? Because when I lived in the States, I dealt with the Environmental Management Bureau. Mm-hmm. It was just a bureau. Hindi siya departamento, bureau lang siya. Pero wag kang magkamali. I don't care kung boss mo pa si Rocky Peller, shut down yung exactly. project mo. At least, hiwalay. Mm. At saka talagang you underscore the importance of that particular function. Mike Defensor is a friend. Whether we agree or disagree, kaibigan ko pa rin. Ano? Pero, why has he not been called to task, made to account for the air pollution in this country? Why has the Secretary of Tourism not been called to task? Ano ba, na-appoint na ba sila? Na-approve na ba sila sa commission on appointments? That's what I'm gonna say. Hindi pa naman na... tapos na yata. In other words, bago pa ang mga ito. Let's mm-hmm. give them a chance. Mm-hmm. But just like myself, mm-hmm. Wala pa akong 6 na buwan dyan sa, mm-hmm. Sa Congress. Yeah. Yan ko Congress, mabuti marami rin bakasyon dyan eh. Mm-hmm. Yeah. So what I'm saying is that time. But yun nga lang, we have to hasten the... But Congressman, do we even have time? That's what I'm concerned. We have children who are now all asthmatics, the highest, the most popular medication being sold in the counters of Mercury Drugstore is puro mga inhalers. That's why, you know, I share. Mm-hmm. Pasensya ka na. I sympathize. I know you listen. I sympathize with the spirit of Oakwood. Mm-hmm. Not the way they did it. Nako, mag-break muna tayo, baka sabihin not, na naman, not the way ano tayo? They did it. But what I'm saying, that desire to straighten up things. Correct. Hindi naman to clean the slate, mm-hmm. but to have the people really change and to mm-hmm. have specific examples on how to do it. Okay. I mean, do it with patriotism talaga, mm-hmm. above money and above
power. Okay, let's go for a break, and when we come back, we will talk about many other things. If you have issues, if you have questions, suggestions, please call in, please text, because we have, at least I can vouch for him, we have one congressman who actually listens and pwede kong kulitin to do something about it. Here on Straight Talk. Okay, you're back here on Straight Talk. Our guest for today, the Honorable Congressman from the 2nd District of Batangas, Dodong Mandanas, formerly the governor of the province of Batangas. Okay, Congressman, you're on the Environmental Committee, Committee for Environment. You are on the... I'm on Economic Affairs. Economic Affairs. Kaya nakikita rin natin yung mga taxes. Mm-hmm. Diyan, nagkaroon pa kami ng issue. Mm-hmm. Dahil nga sa sintaxes, sa sintaxes. Oo. Ano nga ba nangyari doon? Kasi alam mo, Congressman, nung bakasyon, well, not really the vacation, just this weekend, may mga nakuha akong text eh. Doon daw sa gate ng isang cigarette factory, may nakalagay na ginaya yung sa sigarilyo, warning, government can be dangerous to your wealth. Okay? Eh, ano ba talaga nangyari dyan? Sino ang nanalo in the final bill on the sin tax on cigarettes and alcohol? Siguro yung nakuha natin ngayon sa mga credit rating agencies, international mm-hmm. rating agencies, mm-hmm. eh yun na talaga international na mga ito mm-hmm. na nagsasabi kung ano, kulang pa tayo. Mm-hmm. I mean, talagang kulang pa. Mm-hmm. Nag-file din ako ng bill dyan na parang mm-hmm. Pero ang mangyayari talaga, medyo hindi natin ipinakita mm-hmm. na meron gusto talaga nating magbago. Kulang pa ang sa mga taxes. At our dito naman, action did not reflect a commitment. A commitment. That is the point. It didn't reflect the commitment. And that mm-hmm. was the time that I stood up mm-hmm. and mentioned to my honorable colleagues, mm-hmm. Distinguished colleagues of Congress, mm-hmm. that we have to come out with legislation that would really win respect mm-hmm. and that we are coming out. Yung mga taxes, yung dapat increasean, hindi in-increasean. Mm-hmm. Pero halimbawa naman ngayon, yung namang VAT, value-added tax, mm-hmm. I-increasean naman. Ang palagay ko, hindi naman dapat increasean dahil alam mo sa ngayon, yung VAT, yung 10% value-added tax, mm-hmm. di ba? Yung walang laban, inuupakan. Parang gano'n nangyayari. Yung may panlaban at may pera at malaki ang kinikita, yun ang pinapakawalan. In general. Yeah. Yun. Well, that's... Yun ang... Biro mo ito, yung value-added tax. Mm-hmm. Lahat tayo dala dyan, lalo pala. Mm-hmm. Pero 10%, ang nagbabayad lang, yung 60% lang ng dapat nating makolekta, ang nakukolekta natin. Maiba lang okay? Ako, Congressman, ano? Kasi... On the way back from Nichols Air Base yesterday, may nasundan akong Humvee na punong-puno ng sundalo, naka-full battle gear. Pagkatapos lahat, nagsisigarilyo. And I was surprised because if I remember correctly, in the United States, they have come up with a policy, a law. You cannot smoke in any camp of the U.S. Armed Forces, it is not allowed, especially for personnel. And dito, nagtataka lang ako, government employee, government soldiers, police natin, naninigarilyo. Now, I know that meron tayong mga, you know, freedoms, etc. na sinasabi mo. Pero in a military camp, in a police camp, where discipline is instilled, why can we not ask that from General Aglipay and Secretary Cruz? You know, sa pagkakaalam ko, wala namang batas na ipinagbabawal yan sa mga military. In the United States, they have. Dito sa atin. Oh, dito nga, bakit wala? Eh, pag nagkaroon ng TB, nagkaroon ng kung ano-ano sakit sa bagay yan, ang magpapagamot dyan, veterans at saka yung biluna. Sa ngayon talaga, hindi ko pa natitingnan ang bagay na yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero sa akin eh, alam mo kung minsan, hindi ako nagsisigarilyo. Correct. Oh, pareho tayo. Ako dati akong smoker. Pero sinabi sa akin,
lessens the, you know, reduces the tension. It's like soothes your feeling. Pagka nandoon ka siguro talaga, tense ang mga you ito. Know why lalo na pag nasa gitna ka you na. Know why it Guba. Suits your tension? Oh. Because you're an addict. No, I'm sorry. I'm going to say that to our viewers. I'm a former smoker. And I know that it was an addiction. So anyway, pero hindi po ako ang guest dito. Kayo ang guest. Yung mga tanong sa inyo, Congressman. Ano? Jesus Reyes, ang pera pala ng bayan ang ginagamit ng PAGCOR. Di pa yun pwede ma-audit. So he's confirming what he heard. You cannot even audit in spite of the fact that we are using government money to operate PAGCOR. Ang pwede lang daw ma-audit ay yung 5% na franchise fee, 5% lang franchise fee ng PAGCOR na binabayad siya sa government. Mm-hmm. At saka may share ang government. Mm-hmm. Na yun lang. Yung iba, ang share ng government, eh, mm-hmm. yung pwede audit. Pero yung iba, hindi mo na pwede audit kung susundin mo ang batas. Mm-hmm. Okay. Peter of Davao, yun po bang mga VIP casino na nagkalat sa kamay nilaan ay pag-aari ng PAGCOR o foreign-owned and finance dami lang ang PAGCOR? Sana magpanukala po kayo ng batas na exempted sa CARL ang lahat ng three farms sa bansa. Ano ba yung CARL? Yun yung land reform. Sa land okay. Reform. Oh, okay. Agrarian Reform Law. Okay. Ayun. Comprehensive Agrarian Reform Law. Pasensya na kayo. So, sa batas, lahat ng mga sugalan, mm-hmm. bansa lamang ang pwedeng bangka. Okay? Sa Pilipinas ngayon. Mm-hmm. Subalit alam naman natin magbayad ka meron sa halimbawa sa Subic o sa Clark o sa Clark at saka yung bahay magbayad ka ng 10% o rentang mas mata 10% na makukuha mo o yung pwede ka na mag-operate ng gambling mo in that area. Nakalagay din yun sa batas ng PAGCOR. Parang so, nagbibigay sila ng franchise, which in our constitution, franchise could only be given by Congress. By Congress. Oh. Correct. Okay. That is another, for me, unconstitutional. Mm-hmm. Marami ang unconstitutional dito sa PAGCOR charter. Mm-hmm. Kaya ayaw kong extend. Okay. Not on the basis of morality alone, but legal. Okay. But ang kung sa akin, dalhin sa Supreme Court. Okay. Okay. I wish there were more, a lot more like Congressman Mandanas. People brave like him and Sito make one feel there is hope. Ed, there is hope, but you have to stand up and do something about it. Kami po, ako personally this year, wala nang ano, ignore, wala nang pasensya, compromise. If it's wrong, we will call it wrong. Okay. Pero Sito, if I may say, yes. Marami rin naman tayong mga nasa pamahalaan, lingkod bayan, na talaga namang meron pang damdamin at puso para sa ating bansa. Punta ka lang sa PGH, marami pa doon bayani. Pumunta ka sa Biluna, maraming bayani. Pati na yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Ngayon lang, meron akong mga doctors and nurses, may higit na 200 sa Batangas. Mm-hmm. Nagkakaroon ng yung Philippine Medical Society ng Northern California. Mm-hmm. Pinumumunuan pa ng pinsan ni Juan, si Dr. Rocco. Mm-hmm. At sina Dan Tejada, na talagang they're giving their time. Isang linggo yan. They brought in medicines na worth 30 million pesos. Actually, we want to do a show on that because nung ako po ay nasa Cebu, may nakilala din akong mga Filipino doctors, I think from Texas, na Dr. Jesse, and they said they're in somewhere sa isang lugar sa provincial Cebu na doing yung nag-aayos ng mga cleft palate, yung mga biyak na labi. Eh, pati mata, at least yung Filipino na mga Amerikano, Filipino-Americans, and yung mga OFW, bumabalik na and giving to their fellow Filipinos. Yan ang kunwari. And kaya gusto ko lang, pati naman sa Kongreso, marami pa rin. Talaga? Yes. In spite of the perception. Mm-hmm. Okay. Na tunay na ang bansa pa rin na nasa puso nila. Maraming nag-cosign sa akin na para dito sa atin sa yung itaas ang dangal ng bansa. Okay. Eh at, si Secretary Mike Defensor kasi ito naman isa mahusay naman, na pamilya. Isa naman tampo ko ito sa inyo. Ha? Kasama ko yung kanyang ama sa Kongreso. Oh, hindi, si pero ito isang tampo ko sa inyo. Nothing to do with Mike Defensor, no. Pero bakit ba ganun? Pag colleague o congressman dati
biglang inappoint sa isang government, ano, government office, kahit na controversial, pass na, sige na, pass na. Andali-dali. Pero hindi lang napagbigyan nung na pumupunta sa airport, naharas lang sa customs, o hindi napansin na kung saan lugar, uupakan sa Congress. Bakit sabihan niya lang, di ba nasa committee on rules kayo? Nakita ko na rin yun. Merong, alam mo, eh, merong mga, kung tawagin eh, tradition, na gano'n. Eh, parang galang sa kapwa congressman. Nandudun yun. But masasabi ko naman, kung talagang hindi angkop, eh talaga namang nilalabanan din. Sa totoo, sito. Hindi lang kwan. Kahit naman lang, sabihan niya, partner, huwag ka na lang magano, magpa-review sa amin kasi hindi ka naman talaga papasa. Kasi may, this year lang, dalawa, pumasa sa kong sa CA. Ewan. I'm sorry, I made a commitment, no? Manding Rojas, ano ang mga programa nyo para sa ikaunlad ng Isla Verde? Kasi parang wala naman pag-unlad, nag-immigrate na ang mga tao sa lungsod at ibang bansa. Naku, huwag kayong aalis mga tiga Isla Verde. May nagtayo na ng beach resort sa inyo, mapapansin na kayo. But do you have any programs for them or sakop ba nyo siya? Sakop natin yan. Yan eh, up. Anim na barangay ng Batangas City nandiyan dyan sa Isla Verde. Sa Isla Verde. Bakit hanggang ngayon, wala pa man na silang matinong pier? Sa kasi totoo lang, alam natin, nasa dagat yan. Pero hindi mo natatanong, congressman, dilangoy ko yung pampang na, naghahanap ako ng lalandingan ng bangka. Eh, sabi ko, talo tayo dito. Ngayon lang, isa sa mga una kong mga pinupondohan dyan, yung kailang mga seawall dyan sa isang barangay dyan, San Antonio. Pero marami pa rin dyan. Meron pang San Agustin. Marami pang mga barangay dyan. Talagang kailangan natin tulungan. Okay. But do you have any specific? Yung katanungan naman? Yung mga seawall at yung mga pagland at saka yung mga paaralan natin dyan. Paaralan. O para yung mga bata talaga nahihirapan. Okay. Kaya kailangan natin. Joey of Mindanao, sir, yun bang sinasabi nyo ay kaninong president nagsimula? Itong charter ng PAGCOR. Sinimula ito noong January 1st, 1977, ni former President Marcos. Okay. Binigyan niya ng 25 years. Kaya kung titingnan mo, yung 77 plus 25, expired na yan 2002. Okay. Pero ngayon sinasabi nila na 2008 daw. Dahil nagkaroon ng consolidation noong 83. Para 1977. Pinulitika, in other words. Hindi, ginamit ang politika para lang makalusot. Yun, okay. Cassandra, may I know who's the vice governor of Batangas now? Di ba si Ricky Recto? Siya, okay. And ang governor si... Armand Sanchez. Ano ba ang pakiramdam ninyo doon? Kasi para namang pinagtatawanan daw yung mga Batanggenyo, ang dami mga haka-haka, mga ano. Kamusta naman ang palakad ni Governor Sanchez? Maayos lang. Ang kuha natin, gusto natin laging tulungan siyempre ang ating lalawigan ng Batangas. Of course, dahil dyan tayo, at tayo ang kinatawan. Nagkakausap naman kayo ni Governor. Halimbawa ngayon, si Governor Sanchez, tumutulong naman, sa halimbawa dito sa medical mission, at tumutulong siya. Kasi parang ginawan siya ng intriga eh, para lang sirain. Eh, marami nga nagtatanong, ano ba talaga, totoo ba yan? Eh, hindi ko pa na-invita din it. Alam mo, pag nasa politika ka, ako kasama na doon. Eh, yung buhay mo talagang hinihimayan. Totoo lang. Malas mo lang kung may kasalanan ka nakaraan. Kung minsan, kahit wala kang kasalanan, didigkatan ka ng, ng kasalanan. Kahit hindi ito. Marami yun. Mga tao na talagang hindi naman ganoon ang kanilang buhay, eh, pinagbibintangan at ginagawa ng masamang haka-haka. Nadadala na rin yung kumisa ng inggit, galit, pero karamihan inggit. Okay. GGC of Cagayan de Oro, Sito, and Congressman Mandanas, thanks for the big information handed to us ordinary citizens. It helps us see how government agency does its business. Now, Gigi, information is power. But information is nothing if you don't use it to do something, to achieve something. We're not saying burn or fight or whatever, but we're saying na campaign. Campaign for change, change that will help you, help the citizenry, and help the government. Okay, Jenny, good job, Mr. Congressman. We support your fight against the PAGCOR. Great show. Maraming salamat, Jenny.
Lester Visaya, what advice would you give to someone who wants to enter politics? Congressman. Sa atin talaga, dapat talaga meron kang taus-pusong pagmamahal sa iyong kapwa eh. At yung talagang hindi mo iniisip. Pero bawal yung Daisy ah. Yung iniisip mo talaga ang kapakanan nila. Ayun, okay. Ayun talaga ang mahalaga dyan. Napaka-seryoso mo. Pinatatawa na kita, hindi ka pamato. Hindi naman, sa totoo lang. Pero you have to have a real love. At saka mahalaga niyan, ang pagpasok mo sa politika, kailangan maliwanag na sa isip mo. Pupunta ako dito hindi para magpayaman. Okay. Pupunta ako dito, maghihirap ako dito. Correct. Ito, sakripisyo ito. Tiis. Yan ang alam mo, yan ang katimbang ng pagmamahal sa bayan eh, laging mayroong sakripisyo, hindi mawawala. So hindi pala nagbibiro si Rene Sagisag nung sinabi na naghirap siya nung pumayag siya maging senador at cabinet member. Totoo 'yon. Okay. Naniniwala ako doon. Yan ang kailangan nasa isip mo na. Huwag kang papasok sa politika kung hindi ka naghahandang ibigay yung sarili. Ha? Okay. The eyes of Filipinos around the world are all looking at this government with cautious hope. Make our government a true reflection on who we are, not on greed. Lester, it's up to you, not up to a governor or a congressman. It's really up to you. If you support the good guys, we win. Glenn, basta pagkakaperahan, nasa poder yon ng Office of the President like PCSO. Edi campaign na wag nang pumusta magsugal ang ating mga kababayan. Glenn, Eric, it is a fact that in countries with legal gambling, the poor get poorer, companies get richer, and organized crime thrives. Okay. Joey of Mindanao, sir, ang laki pala ng kinikita ng government natin dahil sa horse racing lang, 30% na ang kinikita nila. Yun ang take nila, 30%. Okay, the directors get their allowances over the table and chips and cash at the cashier. Ayun, nakakakuha sila ng mga chips, kanya pala nawawala. Jojo, government wants taxes but no rule of law. Local government officials with cases at ombudsman do not prosper. Totoo ba yun? O meron naman mga natutuluyan? Natutuluyan naman. Pero sa totoo lang, yan ang isa ko pang advocacy. Yung ombudsman, yung mga pansweldo na yung gastusin nila, ang nakita ko kasi dito sa, member ako ng Appropriation Committee. Eh. Correct. Pumupunta ang mga yan sa Kongreso. At they have to be subjected to a lot of questions from congressmen. Pero yung ombudsman, constitutionally instituted by... Constitutional office. Oo. Oh. Eh, ang nakalagay sa constitution natin, yung judiciary, yung constitutional bodies, dapat merong fiscal autonomy. Ayo. Hindi nangyayari. Ako, gusto ko sana itong ating mga justices ng Supreme Court. Huwag nang pupunta sa Congress to defend their budget. Yung mga, at saka yung ombudsman, pupunta pa rin doon. Eh kung yung mga magnanakaw ang nagtatanong sa'yo, napakasamang, we don't want to influence. Okay. We want to give them independence. Pati COA, dinidefend pa yung budget nila. Ang gusto ko bimbang out, nakalagay sa kwan eh, sa constitution, automatic release. Without fear or favor. Exactly. Okay. They need to be given. Last two, Alvin, pasensya ka na congressman, overtime na tayo. Alvin Pangilinan, Representative Mandana said earlier that PAGCOR has expired their contract last 2002. Why are they still in operation? Go ask the Office of the President and the Department of Justice. Sinulatan ko na si Presidente. Okay. Susunod na lang habla. Kailangan naman. Randy, your show is enlightening at palagi ko sinusubaybayan. More power to you and to Straight Talk. Maraming salamat, Randy. Pagdasal niyo po kami. Dahil as we entertain, we also make enemies when we do programs like this. Governor, we pray for you. And we hope na talagang magtagumpay ka. And sana naman po, hindi ka mamansyahan, masira, at tuloy mo ipaglaban. Sama mo sa dasal. Yes, sir. Ang ating mga tapakawinig. Mahina rin lang tayo. Okay. That's all the time we have here on Straight Talk. Pray for people like Congressman Mandanas. But better than that, be like him. Stand on the truth, fight for the truth, and just get things going. Have a great day. God bless. Please pray for us. And of course, spend time with your loved ones. Here, have a nice day.